meditation natin para sa Lord's Supper ngayong hapon. Ang ating pupaksa ay nasa isang katanungan. Ang tanong ko, nakahanda ka na bang mamatay? Nakahanda ka na bang mamatay? Maring sa video, Pastor, bakit yan naman ang pinag-uusapan? Huwag naman ganyan dahil nakakapangilabot ang kamatayan. Naman na lang, Pastor. Pero ito ang ating paksa, dapat ang tahandaan ng kamatayan ay hindi tungkol sa paraan ng kamatayan, yung paano ka mamatay, masakit ko, nakakapangilabot. Kundi, ang ating pagiging handa ay doon mismo sa kamatayan, yung kamatayan na kung saan kalagayan ng taong hiwalay sa ating Panginoon. Buksan natin ang ating Bible sa Hebrews chapter 9, verse 27-28. Ito yung nalagay sa puso ko noong nandun kami sa wake sa damay sa mother ni Deacon Ronnie. Nakikita ko yung mga tao na napaspasok doon, kamataan, eh hindi lang alam nilang mayroong nakaburol, pero hindi lang nakikita sa kanilang sarili, hindi na itanong sa kanilang sarili, hanggang na ba silang sumunod doon sa burol na yun, kamatayan. Kaya, pinabuti ko sa ating meditation, ay ito maging tanong natin, handa ka na bang mamatay? Tignan natin ang sabi sa banalang sulatan, Hebrews chapter 9, 27-28. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos dito ay ang paghuhukom. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa kanya. Dito po sa ating binasa, itinakda ang kamatayan. At ang dapat paghahandaan ay yung paghuhukom na kasunod na kamatayan. Na paghahandaan na ba ito? Dahil, muli babalik ang Panginoon para sa paghahatol, pero hindi para harapin muli ang kasalanan, kundi upang kanyang sunduin ang mga nananabik na naghihintay sa kanya. Nawa, isa tayo sa mga nananabik naghihintay sa kanya. Ayon na namin. Opo, Panginoon, ito po ang realidad na marami po ang tinatanggihan ito, ayaw pag-usapan, at pinabaliwala, pinagtatawanan, ginagawang biro. Subalik, ito po yung katotohanan. Lahat po ay nakatakda sa kamatayan. Ngunit ang pinakamasaklap, hindi patapos ang buhay dito kapag namatay, sapagkat mayroon pong kasunod na pagkahatol. Kaya po, dapat namin tanong sa aming sarili, nakahanda na ba kami kumarap sa pagkahatol? Kaya Lord, pagpalain po ninyo mga salitang ito bilang pag-aaral namin para po sa meditation sa aming Lord's Supper. Na makita namin, Panginoon, kung sino ang hindi handa at kung sino ang handa at paano maghanda. Amin dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Yung kamatayan, yung paraan ng pagkamatay, maaaring katakutan natin kahit isang Kristiyano, kahit isang matatag, nakakatakot po yung paraan ng kamatayan. Maaaring aksidente, maaaring karamdaman, maaaring cancer, o maaaring natulog ka lamang, maganda'y natulog ka lang, hindi mo alam. Pero kung nakikita mo, unti-unti ka namamatay, yun ang dapat katakutan. Pero yung kamatayan mismo, yung kamatayan mismo ay hindi dapat matakot ang Kristiyano niya. Hayaan niyo magbigay ako ng ilang mga talata na makapagpapatunay at makapagbibigay sa atin ng kalakasan, katatagan na hindi tayo dapat matakot sa kamatayan. Pero kung wala ka pang kaunayan kay Kristo, kung hindi ka pa namatay kasama ni Kristo, ay dapat kang matakot pagdating sa kamatayan. Halimbawa sa 1 John chapter 4, verse 18. Ang sabi po sa 1 John 4:18, walang takot sa pag-ibig,
kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Kung tayo po'y nasa pag-ibig na ng Diyos, wala po yung takot na kinatatakutan natin ng kamatayan, inaalis ito sapagkat ang takot ay may kaparusahan at ang natatakot ay hindi pa nagiging sakdal sa pag-ibig. Ang isang taong natatakot pa sa kamatayan, ibig sabihin hindi siya handa at siya ay nasa sumpa pa ng kasalanan. Kaya hindi ito tinutukoy sa paraan ng kamatayan. Nakakatakot po yun. Ibo, nakakabitin ka rin sa pangin. At babagsakan mo, ipalay bato. Talagang matatakot ka dyan. Pero yung kamatayan mismo, yung kalagayan, hindi dapat katakutan ng tao yan. Lalo na kung siya ay nasa pag-ibig ng Diyos. Isa pang talata, Romans chapter 8, verse 15, nagsasabi, sapagat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukupkup na dahil dito'y tumatawag tayo, Abba Father. Kung ikay mayroong katiyakan ng iyong relasyon kay Kristo, ikay naligtas, tumanggap ka ng Espiritu ng hindi pagkatakot, kundi kalayaan, pag-ibig, at katatagan. Hindi ka dapat matakot sa kamatayan mismo. Isa pa, 1 Corinthians 15, verse 54 to 57. 1 Corinthians 15, verse 54 to 57. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat ang kamatayan ay nilangon sa pagtatilumpay. Now, ang isang Kristiyanong totoo na may tamang relasyon kay Kristo, mamatay man siya, itong katawang ito ay papalitan ng katawang hindi gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos bagong pagkatao. Kaya pagdating doon, sinabi ang kamatayan ay nilamon na sa pagtatagumpay. Verse 55, O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibok? Okay, ang iyong lason. Ang tibok ng kamatayan ay ang kasalanan. Sapagkat kapag ka ang tao, Kristiyano, ay nag-transform into a glorious body, wala na po yung kasalanan, yung remaining sin natin. Kaya wala na pong tibo ng kamatayan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kausan. Subalit, salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya, mga kapatid, kung minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon upang magkalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yung pong kalagayan ng isang Kristiyano, may katiyakan siya na once siya isang Kristiyano na kay Kristo, ang Espiritu ay hindi kaduwagan kundi Espiritu ng kalayaan at kanatagan. Kaya di dapat katakutan ang kamatayan mismo. Ako takot ako noong aksidente. Sakit talaga. Nanginibilang na ako agad dahil sa sakit. No? Natatakot ako mamatay. Pero yung kamatayan di dapat katakutan. Nung sumuka ako ng dugo na napakahaba, no? Na pinipigil ko kayo, ayaw ko ilabas yung dugo na lumalabas sa bibig ko. Talaga hirap na hirap ako. Ayaw ko. Gusto ko pigilan yung dugo. Pero noong sabi ko, Lord, kung oras ko na, bigay ko na. Kaya saan ko ilabas yung dugo? Kasi panatag na, may kamatay, hindi ako katakutan dahil kayo mayroong katiyakan kay Kristo. Ngayon, ito pong text na binasa natin, Hebrews 9, na gusto ko ipaliwanag yung konteksto sa unahan. No? Ito yung lumalarawan, pinapakita rito ng Banal Espiritu na siya sumulat ng aklat ng Hebreo, na lahat ng ginagawa ng mga kaparean sa Old Testament ay larawan lamang sa ginawa ni Jesus ngayon. Noong una, sila yung nag-handog mga pare, no, sa Holy Place, the Holy of Holies, sila yung nag-handog taong-taon yun palagi para maghandog ng kapatawaran sa mga tao. At ang high priest papasok doon sa mismong Holy of Holies upang sa ganun matanggap ang kanilang sakripisyo bilang tanda na sila yung napatawad at napatawad ang buong bayan. So, dugo ng hayop ang laging ino-offer. Pero hindi yan eternal forgiveness and salvation sa mga tao.
At dahil doon, si Kristo ay dumating na siyang gumanap, mismong dugo niya ang kanyang inihandog, ang mismong buhay niya, dito lang ng pare na nagdadala siya ng dugo ng hayop para ihandog, pero si Jesus, mismong dugo niya ang inihandog para sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Ngayon, dahil sa ginawa ni Kristo, sinasabi ng Banal Espiritu sa mga Kristiyano sa Hebreo, dahil dyan, dapat lang kayong maging handa sa inyong pamumuhay bilang mga Kristiyano. Okay? Dahil minsan lang itinakda ang kamatayan ng tao at ang pagkatapos nito ay ang paghahatol. Paghahatol. At minsan lang din inihandog si Kristo pang kasalanan at muli siyang babalik, hindi para gawin muli ang sakripisyo, kundi upang sunduin ang mga naghihintay sa kanya. Kaya nga ang itinuturo dito ng Banal Espiritu sa ating binasang teksto, dapat nakahanda tayo sa pamumuhay natin ngayon hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Kung hindi ka handa, ay dapat ka lang matakot sa kamatayan dahil mayroong kasunod na paghahatol. Pero mga Kristiyano, hindi dapat matakot dahil ang pagdating ni Kristo ay para sunduin ang mga naghihintay sa Kanya. Kaya ang tanong natin dito ngayon, maaari ba tayo maghanda? Paano ba tayo dapat maghanda? Magkaroon katiyakan ng buhay natin dito sa mundo habang naghihintay tayo sa pagdating ni Kristo. Now, paano? Alalahanin natin ang tatlong bagay na makikita natin sa Hebrew chapter 9, 27, and after 1, verse 28. Una-una, itong dapat natin alalahanin upang tayo'y magkaroon ng katiyakan ng paghahanda ng buhay Kristiyano. Tanda natin palagi, lahat ay nakatakdang mamatay. Ito yung sabi sa ating text. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Upang tayo ay magkaroon ng katiyakan ng buhay natin dito habang tayo naghihintay sa Panginoon, alalahanin natin mamamatay tayo anytime. Mamamatay tayo. Maraming sinasabi, hindi pa ako mamatay, hindi pa ako handa, huwag mo na ako mamatay. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Kailangan mo na makapaghanda ka dati bago dati kumatay. No, ang kamatayan, dumarating yan sa anumang oras sa buhay mo. Ito'y realidad. Dahil simula nung bumagsak ang tao sa kasalanan, ang lahat ng tao, pagka buo sa sinapupunan, umaharap na sa kamatayan. Natutuwa tayo pag mayroong mga sanggol na isinilang natural, natutuwa tayo. Pero huwag natin kalimutan ang realidad na buhay siya, paharap na siya sa kamatayan. Lahat tayo paharap sa kamatayan. Hindi natin pipigilan yan. Maraming nagtitake ng mga herbal para humaksa ang buhay. Wala sa atin ang paghahalo ng buhay. Ang realidad, ang Diyos ang may hawak ng ating buhay dahil itinakda niya ito. Kung kailan. Kahit anong gawin mong pigil ng iyong katawan, huwag magkasakit. Dahil hindi lang sakit ang dahilan ng kamatayan. Tinignan na ni Mama yun sa YouTube na may babaeng nakatingin sa pintana na nakita nyo yun? Putot balat na lang. Yun yung bunga ng sobrang diet. Ano? Obsessed na siya sa diet. Kaya wala na siyang ganang kumain. Pero kita namatay. Dahil hindi siya may hawak ng kanyang buhay. Itinakda ito ng Diyos. Ang realidad, lahat tayo ay mamamatay. James chapter 4 verse 14. Gayunman ay hindi ninyo nalalaman kung ano ang magaganap bukas o mamaya. Ano ba ang inyong buhay? Huwag mong sabihin, mabubuhay pa ako, yayaman pa ako. Kay
yung may isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagkatapos ay nagalaw. Now, how do you interpret doon sa singaw? What is singaw sa English? Vapor. Okay? Vapor, yung singaw. Nakikita natin yung singaw sa sinaing. Pag ang sinaing kumukulo, buksan mo, lumalabas yung vapor, yung singaw. Gano'ng katagal ang singaw? Sandali lang. Anytime. Pwede. Kaya sabi nito ng Diyos, James, ano pang buhay mo? Ang realidad, lahat tayo ay mamamatay. Sabi na siguro ni, sino ba nagtanong rito ng Sibyl? Ay, lumikaw yung baby mo. Mamamatanda ka. Eh, tama din naman niya. Para di mo pwede iiwanan mo. Pero ang masakit dyan, kung haharapin mo, kung hindi ka handa, hindi si Kristo ang namatay para sa iyo o hindi ka kasamang namatay ay Kristo sa krus, mga kapatid, makakatakot yun. Dahil ang kasunod ay paghahatol. Tayo babalik muli sa ating alikabos. Ephesians chapter 3 verse 20, lahat ay tutungo sa isang dako. Lahat ay buhat sa alabok at lahat ay muling babalik sa alabok. Wala pong sinabi, ilan, kundi lahat tutungo sa isang dako. Anong dakong tutungan natin? Kamatayan. No? Lahat ay buhat sa alikabok. Mayroon ba itong pinanganak yari sa baka? Alikabok tayo. Lahat yan babalik sa alabok. Kaya nga, dapat natin pakaisipin ito araw-araw. Mamaya-maya lang, hindi natin baka ito ng duro ng buhay natin. Lahat tayo ay mamamatay. Magtatapos. Darating ang dulo ng iyong buhay na hindi natin nalalaman. Darating ang dulo. Yun lang mother ni Brother Ronnie. Marami yung nagpapaluto doon. Kausap lang namin yung Merkules. Mag-deposito pa nga nung ano, yung sa banko. Biniro pa nga nung isa na deposito mo na yung buong dati kita mamaya. May nakonsensya siya na malamang wala na yung nari ni Brother Ronnie. Kaya nagdala ng isang katerpang mga cornix, tsaka ano, mga juice. Siya namunpuno kasi para ng konsensya siya. Sabi niya, kukul na pinita. Wala nakakaalam kamatayan. Pero ang realidad, lahat tayo mamamatay. Ikalawa na ipinapatungkol dito sa ating teksto. Ikalawang dapat nating harapin. Lahat ay darating sa paghahatol. Okay? So makatwid, lahat mamamatay at ang kasunod nito, naghihintay ang paghahatol. Kano ba Kristiyano, Brad? Hindi nakahatulan. Ay, hindi naman talaga. Hindi naman talaga. Kaya nga, yun na ating pinaghahandaan. Tingnan nyo ang teksto natin. Nagpapanuto ang text natin at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan pagkatapos nito ay paghuhukom. Hindi mo kailangan paliwanag yun, mga kapatid. Mga kaibigan, hanggat hindi ka pa seryoso sa iyong kaluluwa kay Kristo, wala kang katiyakan. Paano ko ba matitiyak, Pastor, na ako isang Kristiyano na? Sumampalataya ka kay Kristo at ikaw ay magsisining yung kasalanan. At kung kayo sumampalataya at nagsisin ng kasalanan, magpasakop ka sa kalooban ni Kristo. Anong kalooban ni Kristo? Dapat ang isang alagad ay nagpasa ilalim sa ordinansa. Anong ordinansa? Bautismo sa tubig at? Okay. Sa probinsya daw. Ganyan ba kayong reform? Eh, mga miyembro lang po hindi mag-Lord Supper? Aba, unfair naman yan. Ibig sabihin sa langit, mga reform lang. Hindi, ibig sabihin nun. Ang Kristiyano, nasa sarili natin. Pero ang palatanda, ikaw talaga ay talagang may panamparate, nagsisi ka, nagpapasakot sa kalooban ng Diyos, ihayag mo yan. Kasi ang baptism at saka Lord's Supper is public announcement that you are a Christian. Pero hindi nakapagliligtas. At ang baptism hindi nakapagliligtas. Kundi commitment mo yan na talaga ikaw ay isang mananampalataya. Kung hindi mo nagawa yan, kasabihin natin Kristiyano ka, again, utos ni Kristo magpabautismo. Utos ni Kristo
ang makiisa sa Lord's Supper. Ang Kristiyano lang ang susunod niya. At Kristiyano lang makakagawa niya. Eh, di ba kung pastor na din mo kumimbo ng church nito? Kalayaan ko naman yan. Bakit sa malaking simbahan, lahat pwede. Eh kung mismo ang baptism at Lord's Supper ay hindi mo masunod, paano pa maniwala sa iyo na sinunod mo ang utos ni Kristo na dapat sumampalataya at baptism sa iyo kasalanan? Simple yung utos lang, bautismo. Hindi mo magawa. Hindi pa kayo yung kaluluwa mismo. Kaligtasan mo, hindi mo magawa. So, pinatutuhanan ng ating teksto na pagkatapos mamatay, naghihintay ang paghahatol. Bawat isa haharap sa hukuman ng Diyos. Romans 14:10. At ikaw, bakit mo hinatulan ng iyong kapatid? O ikaw naman, bakit nalahamak mo ang iyong kapatid? Sapagat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Tayong lahat ay tatayo sa hukuman ng Diyos. Ano ba hindi kayo kasama? Lahat tayo kasi ikaw, natin siya kung bang ikaw yung Kristiyano. Pero, titiyakin mo ng Kristiyano ka na huwag ka sana mapasama sa pagharap sa hukuman ito. Ang ating bang ito. Ang sinasabi sa Biblia, be sure your sin will find you out. Sa paghahatol, talagang ungkat lahat ng ginagawa mo. Lahat ng sinasabi mong lihim sa Matthew chapter 10, verse 36-38, lahat ng mga sinasabi mong palihim, mga chismis, lahat yan ihaharap sa inyo ng Diyos yan. Kaya sabi Lord, sa pamagitan ng iyong salita, paliligtas ka. Sa pamagitan ng salita, hindi po ibig sabihin, kaligtasan ng kaluwa, maliligtas ka sa kahihiyan, maliligtas sa salita. So, ano ibig sabihin ng katulad, mga kapatid? Pag sinabi pong judgment, nakasulat po sa Biblia, hindi natin pwedeng baguhin niya. Revelations 20 verse 12, ganito ang magkakasabi, at nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono, binuksan ang mga aklat, binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay na hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Lahat ayon sa nakatala sa mga aklat. What is judgment? Ang judgment po, ayon po sa nakatala, hindi po maliligtas lahat ng ating ginawa mula sa pagkabata hanggang sa ating kamatayan. Nakasulat yun, ihaharap lahat yan. Ganun ba ang Diyos? Yes, sabi ng Bible. Psalms 139, ang sabi ni Haring David, no, ako'y likain mo sa sinabukol na aking ina, inilista mo na ang magiging buhay ko. Alam mo na, bago pa ibuka ang aking labi, alam mo na ang lalabas sa aking labi. Alam ng Diyos lahat. Kaya nga, hindi po masasabi natin at fair God na tayo hatulan, nakagawa na kung ano mabuti, nakasulat po lahat sa aklat ng buhay. Lahat ng ating ginagawa. So pagdating po sa paghahatol, ito po yung paghihiwalay ng mga tupa at kambing. Hindi po ito tinatawag na decision time. Decision time. Maraming sinasabi, wala mo nakakalam kailan mo mamamatay. Oo nga. Hindi, tsaka mo na malalaman pag ikinang matay na, doon ka lang mag-desisyon kung saan ka pupunta. No. Ang pagharap natin sa hukuman, hindi decision time. Kundi, kung sino yung tupa, tupa yan. Kung sino yung kambing, kambing yan. Hindi na pwede magbago. Pagkambing, kasunod ay judgment. At alam naman natin, kung sa ito ba, John chapter 5, verse 28, papangon ang lahat ng nasa libingan, at ang gumagawa ng kasamaan patungo sa kapamakan, at ang gumagawa ng katuliran patungo sa kapayunan. Ganun lang yun po. So, ano mangyari kung dito sa paghahatol? Sentensya. Sentensya kung saan patutungo ang tao. Sentensya. Pero kailan ba dumating ang paghahatol? Kamatayan, right? Kaya kung Kristiyano ka ngayon,
namatay ka, hapon, saan ka pupunta? To be absent in the body is to be present with the Lord. Ano yung hapon? Pag namatay ka, nandun ka sa Panginoon. Kung hindi ka, hindi ka Kristiyano, judgment ka. Yun yung maghahapon. It is written. Nakasulat na. Alam na lahat kung ano mangyari. At hindi lang yun, ito yung paghihiganti sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa Kanyang Ebanghelyo. Tsaka natin, kung tinatanggap pa natin ang gospel, tinatanggap pa natin ang Diyos, lahat maniwala ng Diyos, pero lahat pa sumusunod sa gusto ng Diyos. Paghihiganti po itong judgment nito. 2 Thessalonians chapter 1, verse 7 to 9. Ang sabi po, 2 Thessalonians. I mean, 2 Thessalonians chapter 1, verse 7 to 9. Sa verse 8, sabi, sapagkat tunay na matuwid sa Diyos, nagkantihan ng kapighatian ang mga nagpapahiram sa inyo. At kayo mga pinahirapan ay bigyan ng kapahingahan kasama namin sa pagkakapahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit na kasama ang kanyang mga makapangyariang anghel na nasa nagbiliyab na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo. Maring kilala ng mga tao ang Diyos at si Jesus, pero hindi sumusunod sa Ebanghelyo, ay talagang mapupunta sa atol. Verse 9, ang mga ito'y tatanggap ng kaparusahan walang hanggan, pagkapusa at palalayasin sa harap ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kalangasan. Mga kapatid, nakakatakot po. Nakakatakot po mamatay kung hindi po nakahanda. Nakakatakot po mamatay kung wala kang paniniwala sa Ebanghelyo ng Diyos. Kung hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Ano bang utos ng Panginoon? Ng Diyos. Ang utos ng Panginoon o ng Diyos ay sampalatayanan ng kanyang anak na si Kristo. John 6. Na itong kalooban, basahin na natin. John 6, ang sabi ni Jesus Christ, ang sabi sa 38, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsuko sa akin. At itong kalooban na nagsuko sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa atin ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama, na ang bawat nakakita o nakakilala sa anak at sa kanyang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Anong kalooban ng ama? Sumampalataya kay Kristo. Ay nga Matthew 7:21, hindi lahat ang tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay pagbubuksa ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Ama. Ang kalooban ng Ama ay sampalataya ng Ebanghelyo, kundi si Kristo. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa binibigay ang buhay mo sa Ebanghelyo at hindi ka pa nagpapasakop kay Kristo, ano pang hinihintay mo? Mayroon bang ibang kaligtasan? Wala na. Sa ating text, it is appointed unto man once to die, after that is judgment. And Christ will come again. Hindi para ihandog muli ang kanyang sarili sa pangkasalanan, kundi upang sunduin ang lahat ng mga naghihintay sa kanya. Kasama ka ba sa namin ko? So nakita natin, dapat natin ilagay sa isipan ito upang makapaghanda tayo na makatsyak tayo sa ating buhay. Tanda natin, lahat tayo mamamatay at pagkatapos niyan, lahat ay darating sa paghahapon. At ikatlo, ang tanong natin, paano tayo dapat mamuhay? Bilang Kristiyano, basahin natin ang 28. Ang sabi sa 28, gayon din naman, si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami,
ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon at hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sapit na naghihintay sa Kanya. Yung dulo po, mga sapit na naghihintay sa Kanya. Yung po yung paraan ng ating pamumuhay. Ang sapit na naghihintay sa ating Panginoon. Kaya itong layunin natin, bakit inaalala natin ang Lord's Supper? Sapagkat ginawa ni Kristo lahat ng magagawa para tayo maligtas, hindi sa ating paraan. Ginawa na niya ang lahat at ang kailangan lang natin ay sumampalataya sa Kanya at sa Kanyang ginawa. Minsan niya lang ginawa ito, muli siyang babalik, hindi para ihandog muli ang Kanyang sarili sa pangkasalanan, kundi Kanyang iligtas ang lahat ng mga nananabik naghihintay sa Kanya. So, para dapat mabuhay, unang-una, sa tatlong paraan lang siguro, marami na tayo makikita rito. Habang tayo naghihintay, mabuhay tayo bilang mga pinatawad. Tayong mga Kristiyano, mamuhay tayo bilang mga pinatawad ng Diyos. Ano po ibig sabihin nun? Hindi po tayo tulad sa ating mga anak. Pinalo mo dahil matigas ang ulo para turuan sila na mag-submit sa iyo at sumunod sila sa salita ng Panginoon. Pero mabaya-baya, balik na naman. Hindi yun ang gusto ng Diyos sa atin. Kung pinatawad ka na ng Diyos, mamuhay ka na bilang pinatawad. Mga anak natin, mga bata yan. Siyempre, pag pinalo mo yan, sorry po, daddy. Maski yan lang, pinatawad kita, mahal-mahal kita. Nakulitin ha? Opo, daddy. Mamimiya, ayun na naman. Hindi ganun ang buhay Kristiyano. Mamuhay tayong pinatawad. It's a privilege na mamuhay ng pinatawad ng Diyos. Acts 8:22, ganito ang pagkasabi. Kaya't pagsisihan mo ang kasamaan mong ilo, manalangin ka sa Panginoon at baka sakaling ipatawad sa iyo ang hangarin ng iyong puso. Na ang pinapakita rito, ay laging pagsisihan. Nagkakasala pa tayo. Paano tayo makapamuhay ng pinatawad na ganun nagkakasala pa rin tayo? Confess, admit. Mamuhay tayong may pagsisisi. Kaya nga ang ating repentance, ang anong kasi repentance nanggap natin? Repentance unto life. Continuous yan. Present, active, indicative. Lagi yan papatuloy. Ikaw mismo ang hihingi ng kapatawaran. Hindi ka mag-uutos sa intermediate pagtinik mo ng kandila. Pakiconfess naman ang kasalanan ko sa church. No, ikaw mismo, present, active, indicative. Mamuhay tayong pinatawad ng Diyos, lagi tayong nagsisisi ng ating kasalanan, humingi ng forgiveness every day. Eh, nakakasawa. Yun ang usapan ka rin. Nakakaya na mag-confess, pastor, kasi inulit ko na naman eh. Ang Diyos natin hindi napapagod. Hindi napapagod, pagpatawad. Alam niya ang ating kainaan. Alam niya. Dahil kung hindi alam ng Panginoon ang ating kainaan, hindi na niya sana sinubo si Kristo para mamatay sa krus. Pasabihin niya lang kung sino pinatawad na kita. No. Dahil sa mahina tayo, ang katumbas doon, ang kamatayan ng kanyang tunga. Kaya sabi 1 John 1:7 muna. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos. Kaya sabi sa verse 9, kung ipapayag mo ang iyong kasalanan, nagpapatawad ang Diyos. Kaya huwag mo ikatuyan sa verse 10, sabi, kung sinasabi mo hindi ka kailangan nagkakasala, ay ginagawa yung sinungaling yung sarili. All you have to do is to confess. Verse 8, kung sinasabi mo lang kasalanan, sinungaling. Verse 10, pag sinasabi mo hindi ka nagkakasala, kasinungalingan pa rin. Kung tayo lusot, kundi confess ng ating kasalanan. Sisi tayo sa ating mga kasalanan.
may kaugnayan ito sa kamatayan ni Kristo. Sapagkat pinatawad na tayo ni Kristo ng kanyang kamatayan, ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Yan ang ating kukunin tayo ngayon. Sa mga tweet, anytime na tayo nagko-confess, bayad na rin. Binayaran ni Kristo. Pati yung ating present sin, binayaran na. All we have to do is to confess. Admit. Diba? Anak po, hindi pa man nakakasala yan, mahal mo yan eh. Ibig sabihin to say, pinatawag na kahit anong kasalanan niya, talagang hindi ka magpipigil ng pagpapatawad sa kanya because you love. Talagang ikaw mismo ang sakripisyo, di ba? Sino sa inyo rito natutuwa pag pinapalo ang anak? No. Pag pinalo mo anak mo, ikaw mismo umiisa sa iyong sarili. Nasasaktan ka, ikaw mismo nasasaktan. Dahil nakikita mo naghihirap siya sa kanya ng kasalanan. Pero kailangan niya madama kung gano'ng kasama at kabigat ang gawang kasalanan sa pamagitan ng palo. Proverbs chapter 22. Iligtas mo yung anak sa pamagitan ng palo. Huwag mong patayin sa palo. Iligtas. Ibig sabihin, discipline. Discipline. Minsan sila, dahil ito sa anak ko eh. Sakit talaga ng palo. Pero kailangan mo. Di ba? Dahil din. Masakit siya, pero kailangan. Kailangan ispag kita. Ibig sabihin nun, bago pa lamang tayo nagkasala, alam ng Diyos, kaya kailangan ka lang mag-suffer tayo ng consequence para tayo mag-confess. At pag nag-confess tayo, He is faithful and righteous to forgive us. So bakit ka namumuhay sa kasalanan sa Diyos? Mamuhay kang pinatawad. Ikalawa, mamuhay kang masunurin. Dapat mamuhay kang pinatawad, natural din naman, dapat kang maging masunurin. So, hindi mo panagyan yung ang Ama. No? Tayo ay nag-believe in Christ once and for all ng ating salvation, hindi naman nagtigil na. No? Yung sabi kang believe, have faith in God, continuous pa rin yun, present, active pa rin yun eh. Naligtas ka ngayon, pero hindi naman hindi ka nasasampalataya. Ang faith natin is saving faith. Saving. Unfinished continuing. Araw-araw, sumasampalataya tayo sa Ama. Kaya araw-araw, obedient tayo sa Kanya. Araw-araw tayo nagko-confess ng ating sin sa Kanya. Yun yung ating tinanggap na repentance and faith. Salvation natin, continuing. Kaya ang sabi, hindi lahat ang tumatawag Panginoon, Panginoon, ay pagbubuksan ng langit, yun lamang sumusunod at gumagawa sa kalooban ng Ama. At alam nyo ba, ang pagsunod, kailangan ng pagtitiis. Pag inobey mo ang Diyos, kailangan ng pagtitiis. Hebrews chapter 5, verse 8 and 9. Ang sabi rito, bagamat siya ay isang anak, tumutukoy kay Kristo, tumutukoy niya sa mga Kristiyano, bagamat siya isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis kay Christ. Bagamat siya'y anak, sinunod pa rin niya ang Father, napakat hindi na palito si Kristo para gawin ang kanyang kalooban, kundi kalooban na nagsugo sa kanya. At nang maging sakdal, ang sabi sa 9, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yung kaligtasan po dito is eternal salvation. Si Kristo ang nagtiis, umako ng lahat ng parusa ng ating kasalanan, ng ating kasamaan. Dahil ito ang nagpapasakdal. At dahil dyan, lahat po na sumasampalataya sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. Yung alam, may pagtitiis. Tiniis ni Christ ang lahat ng paglulusan. Kaya tayo naman, bilang mga tinubos ni Kristo, mamuhay tayong pinatawad, mamuhay tayong masunulin, at sa ating pagsunod, meron din tayong pagsakripisyo. Meron tayong pagtitiis. Romans 12, verse 1, 2, di ba? Offer your bodies as a living sacrifice, acceptable to God,
divine sacrifice. Do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. May pagtitiis. Kailangan magtiis upang masunod ang kalooban ng Diyos. So, masunurin at pagtitiis, yun ang kailangan. Makipaglaban tayo sa pananampalataya. At ito ang reminder sa atin. Tayo ay mag-take ng bread, katawan ni Kristo, yung alarawan na sabi, ang katawan ni Kristo sa krus na mayubay na hindi halos makilala. Hindi may tsurang katawan. Bakit po? Halos nagkakapirapiraso dahil sa palo at pahirap. At ganoon din ang tinapay, binibiyak, simbolo. Simbolo ng pagkabiyak ng katawan ni Kristo. Na simbolo ng ating panampalataya na tayo nag-ibahagi sa kanyang katawan. Yung tinapay na yun, eh sa ating faith, nakibahagi tayo by faith, nakibahagi tayo sa kanyang pagdurusa upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Si Kristo ang gumawa ng lahat nito, kaya kailangan lang makipaglaban tayo sa panampalataya hanggang sa wakas. Kung itong taglay natin, habang tayo ay nabubuhay, naghihintay nito, magiging matagumpay ang ating pamumuhay habang naghihintay. Isa sa isip natin, sa loob natin palagi na tayo lahat ay nakatakdang mamatay. At tayo lahat kasunod ay maghahapon. Kaya naman, dapat lahat tayo ay mamuhay ng karapat-dapat. Pinatawad, sunurin, at mapagtiis hanggang suwan pong aral ang tinuturo sa atin dito. Ang aral na ito, mga kapatid, huwag natin ilagay ang ating sarili, ang ating puso sa mundong ito. Sabagat kung nasaan ang ating puso, nanon ang ating pag-ibig. At kadalasan kung nasaan ang ating pag-ibig, nandun ang ating pag-asa at naroon ang ating karibiya. Pag ang puso natin sa sanlibutan, hindi ka handang mamatay. Hindi ka pa handang mamatay. Pero ang katotohanan, lahat tayo ay mamamatay. Ito ay katotohanan hindi matatakasan. Mga kapatid at mga kaibigan, kung wala ka pang relasyon kay Kristo, tiyak mamamatay ka talaga sa pagkamangan. Wala kang ibang palutunuhan. Ito ang ibig sabihin nun. Mahal natin si Kristo. Naniniwala mo kay Kristo. Napakadali kong sabihin niya. Tanda natin, hindi pwede magyulay yung ating panampalataya kay Kristo at yung puso natin kung saan nakalagay. Isip natin yung puso natin. Dapat magkaisa. Kung sinasabi natin, naniniwala ka kay Jesus sa isipan natin, pero sa puso natin nasa kayamanan, hindi natin pwedeng talikuran yung kayamanan eh, kasi ang puso natin na yun eh, yun ang pag-asa natin. Yun ang nagpapag-iglas natin. Yung paano kung hindi ka kaya, Pastor? Hindi mo sinasabi ng Panginoon pag sumapal tayo na sa kanya na kayo magtrabaho na kayo kumain. No. Yung puso. Kailangan, kung ikay sumasampalataya siya kay Jesus na siya ang iyong Panginoon tagapaligtas, dapat pati puso mo nandun sa kanya. Sapagit kung nasaan ang pag-ibig ko, naroon ang puso mo. Pero maraming na nagsabing kilala si Kristo, magaling sa theology, ang isip nila, pero ang puso nila nandun sa kanilang bisyo, naroon sa kanilang kasalanan. Ayaw ng Panginoon ng gano'n, iwalay. Kaya sabi niya sa Matthew 15, verse 8, these people obey and worship me by their lips, but their heart are far from me. Puso nila napakalay. Isay. Isip natin puso dapat isa kay Kristo. Paano natin gagawin yun? Alalahanin mo, lahat tayo mamamatay at lahat tayo haharap sa pagbubo. Kailangan i-tune in natin mind and heart. Kaya ang sabi sa banal sulatan, Matthew 12, love God above all with all your mind, with all your heart, with all your spirit, and
Masunurin sa kautusan ni Kristo, hindi sa sariling kasiyahan. Kaya hindi tayo makapag-commit ng ating buhay kasi puso natin di wala. Ano nyo ba? Hindi natin magawa, makapag-commit sa Panginoon dahil puso natin di wala. Isip natin sa Panginoon pero puso natin kasi kung bagay. Kaya sa totoong Kristiyano, isang tinawag, consistent yun ang kanyang faith tuloy-tuloy sa Panginoon. Kailangan niya ang lahat ng bagay. Kailangan material ang lahat ng bagay, pero huwag ilagay ang puso. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all the things will be added. Tanda natin, lahat tayo mamamatay. Pangalawa, may naghihintay na judgment. Pag tinake mo yan, yan ang ilagay mo. Panginoon, ako'y kasamang namatay mo at itong patunay na ako'y magpa-part ng iyong katawan at inom ng iyong dugo. Nawa, Panginoon, consistent ang mind ko at ang puso ko sa iyo. Mayroong pag-aakot. At hindi ko matatakasan kahit anong gawin kong exercise. Kahit anong gawin mo, uminom ng mga vitamins. Kahit anong gawin mo ng pagbabarbel. Gawin mo ang pagdadiet. Mamamatay tayo. Hindi maiwasan. At ang mabigat, kung hindi handa, yun ibig sabihin, handa na habang mamatay. Hindi dun sa paraan, kundi dun sa kalagayan. Ang Kristiyano, kapag namatay, ay kasama ni Kristo. Ang hindi Kristiyano, kasi tagadalang tama ko rin, pero ang nasa naman. So, paano dapat mabuhay? Dapat sunurin. Sa mabuhay bilang pinatawad, at pero tayo, manalangin. O po, Panginoon, kailangan ang aking puso, ang aming isipan ay talagang nakatune in sa iyo lamang. Kailangan namin ang lahat ng bagay na iyo pong nilikha, na iyo pong pinantulod na maaari namin makamit sa lupa, sa buhay namin, trabaho, anak, material na bagay. Ngunit, huwag mo pong kaya ang paago po ang aming puso sa mga bagay dito. Sapagkat, maaaring ito ang aming sinasamba. Kaya gamitin niyo po ang mga salita niyo ngayon hapon. Dahil na sa pag-partake namin noong alaalang itong pinag-utos ninyong ordinansa, una sa bautismo at sa Lord's Supper, ay aming pong pakatandaan. Publicly, Panginoon, aming pong pinahayag ang aming pananampalataya na kami po'y mananampalataya ninyo, pinatunayan namin sa pagpapasakop ng bautismo. Kaya naman ngayon, ay nandito kami upang makipag-isa sa pag-aalala sa banal na una ng Panginoon. Nawa, Panginoon, samahan niyo kami, palakasin niyo kami ngayon hapon. Kaming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ilang minuto lang po. 2 minutes siguro. Sino gusto mong punta sa CR? Pag-isuri na tayo sa amin. Lord's Supper.